Wala namang masama na mag-upgrade. Ang masama lang is abusuhin mo yung kayang ibigay ng makina mo. Yo, what's up mga kaparados natin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na quick session. Quick session number 20 plus. Dahil hindi ko natanda kung ilang pangilang quick session na to mga kapwa. Hindi pa ulit ako nakakawin. Lalagay ko na lang sa title mga kapwa. So yun, mabilisan lang mga kapwa. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa ignition. Hindi ignition coil. Hindi pala. Tungkol sa CDI mga kapwa. Pag-uusapan natin yung mga possible na issue ng racing CDI natin. Or yung sinasabi natin na racing CDI. Yan, ang gandang pakinggan no mga kapwa. Pag-usapan natin yung mga possible na magiging issue niyan para sa makina natin or ano yung side effect ng racing CDI mga kapwa. Hindi ako naka-racing CDI mga kapwa pero alam ko kung ano yung ginagawa ng racing CDI sa makina natin. So bago tayo tumungtong sa mga drawbacks niya, no, bago tayo tumungtong dyan sa side effects, pag-aralan muna natin kung ano yung ginagawa ng racing CDI natin or ng CDI. Doon muna tayo sa stock CDI mga kapwa. So ang CDI natin ang responsible para sa timing ng ano natin, ng spark. Para pumunta siya ng spark plug natin. So maraming dinadaanan yan. Ignition system natin. Nandyan yung pulser. Nandyan yung CDI. Nandyan yung ignition coil. Nandyan yung spark plug. So sila ang responsible para sa spark ng makina natin. Or kinakailangan para mabigyan ng spark yung makina natin. So ang CDI natin mga kapwa ang responsible doon. Kapag nagpalit tayo ng... Dito muna tayo sa stock mga kapwa. Ang stock CDI ng rider mga kapwa ay hindi niya pinapaabot ng 13k RPM yung makina natin or nililimit niya, meron siyang limiter na tinatawag mga kapwa. So pag nagpalit tayo ng racing CDI, mawawalan tayo ng limit or yung motor natin is magiging limitless na sinasabi mga kapwa. Well, lahat naman ng motor or lahat naman ng sasakyan may limit pa rin. Kumbaga, sinasabi lang niya na limitless siya kasi lumampas siya dun sa limit ng stock natin. So ang ginagawa ng racing CDI natin is pinapalampas niya yung ano natin, yung RPM natin dun sa recommended or dun sa limit ng stock CDI natin which is around 12,000 or 11,500 RPM. Nagli-limit na yung motor natin. So bakit ba may limit yan? So may limit yan mga kapwa kasi nga para sa mga yung limit na yan nilagay talaga ng Suzuki yan or nilagay talaga ng manufacturer natin para sa mga makukulit ang isip ng mga rider na gusto laging babad na babad yung makina nila dun sa tatawagin nating red line. So mga kapwa, masama na nagbababad ka sa red line lalong-lalo na kung gusto mong makuha yung pinakamahabang buhay ng motor mo. Masama na lagi kang bababad sa red line. Pero ito mga kapwa, ito kasi yung nagiging problema ng racing CDI or ito yung mga possible na maging gawing sira ng makina mo kapag naka-racing CDI ka. Pag naka-racing CDI ka, ang mangyayari sa makina mo mga kapwa, mag-over ka dun sa sinasabi natin na recommended na limit. Ibig sabihin, lalampas ka dun. Makukuha mo yung maximum power ng makina mo. Or mas matutuwa ka kasi pumapalo na ng 13,000 plus RPM. Matutuwa ka. Uy, pre, tama, pumapalo ng 13,000 RPM. So, ang hindi mo alam is nagkakaroon ka ng mga sinasabi natin na damages sa loob ng makina. Unang-una sa lahat mga kapwa is baka mag-untugan yung mga valves mo. Pangalawa mga kapwa is magkakaroon ng masyadong wear o masyadong gahi yung cylinder mo. Kasi mga kapwa, ito ha. Kasi the more na nagkakaroon tayo ng RPM o the more na nagkakaroon ng mas mataas na RPM ang makina natin, yung langis, di ba may langis tayo, may lubrication system tayo dyan o lubricating system. Yung langis nun, kapag sobrang bilis na nung RPM mo, hindi na niya napoprotektahan yung makina mo or yung pinakang cylinder mo. Hindi niya na napoprotektahan yung cylinder mo. So ang mangyayari, magkikiskisa na yan or yung friction, tataas na yung friction level doon. Hindi niya na kasi nalulubricate ng maayos. So magkakaroon talaga ng gahi yung bore mo o yung tatawagin nating block. Magkakaroon talaga yan ng gahi. So eventually or ngayon nag-enjoy ka. So pagtagal ng panahon, magkakaroon ka ng mga usok-usok sa tambutso mo. Magkakaroon ka na ng palyado or yung makina mo siingay. So yun yung mga possible na magiging cause ng... O yun yung mga possible na pwedeng ibigay sa'yo ng racing CDI. Pero mga kapwa, hindi ko sinasabi na pag antimano kinabit mo yung racing CDI, magkakaroon ng problema. Ngayon mga kapwa, hindi tayo magkakaroon ng problema kung ang patakbo lang natin is normal lang. Yung tipo na ang takbo lang natin, mga 60-an, tapos yung RPM lang natin is hindi naman siya laging babad sa red line. Hindi tayo magkakaroon ng sira dyan mga kapwa. Or yung racing CDI mo is okay lang na gamitin niya kung daily driving. Kung daily riding ka lang naman, kahit malapitan or malayuan, okay lang yan. Pero mga kapwa, lagi lang natin dapat i-keep in mind na huwag natin lagi siyang ibababad sa red line. Yan, sinabi ko mga kapwa ha. Okay lang na gumamit ka ng racing CDI kung gusto mo talagang
makuha na ng advantage or kung gusto mo talaga manguna sa mga friendly game or encuentro, ay mag-racing CDI kayo para mabigay mo yung maximum na pwedeng ibigay ng stock mo, stock na makina ng motor mo. Pero mga kapwa, ito lagi nating i-keep in mind. Huwag lang natin siya laging ibababad dun sa red line. Kasi yun talaga nakaka-damage ng makina natin. Kasi nga sabi nga nung iba, isa na namang kamalian ng ilan natin mga kapwa riders dyan. Higher RPM daw, ibig sabihin more power daw, sabi nila. So ayan, yan din kasi yung isa sa mga kamalian natin mga kapwa. Yung mga sabi-sabi na pag daw pumalo ng sobrang taas na RPM is talagang yun daw ang pinakang mas mataas na power. Hindi mga kapwa. Meron niyang graph. Yung power na binibigay ng makina natin, meron niyang peak. Tapos pagdating niya ng peak is dudulo na yan. Kumbaga may pondo na siya, hanggang dun na lang siya. Tapos pababa na siya habang tumataas pa yung RPM mo. So dapat mga kapwa, kung talagang isa kang racer o kung talagang ramdam mo yung makina mo, mararamdaman mo yon na hindi mo mararamdaman yung maximum power ng makina mo dun sa sinasabi natin na red line or dun sa dulong-dulo na RPM ng motor mo. Hindi mga kapwa, pakiramdaman nyo lang yan mga kapwa. Kahit ako mga kapwa, ayan, stuck lang yan. Pero kahit papaano naman, sumasabay pa rin naman yan sa mga bago or sa mga reborn or sa mga etc. Sumasabay pa rin yan kahit may konting karga. Kasi nga, nakukuha ko yung tamang timing or yung tamang pag-shift. Hindi ako masyado nagbababad sa red line. Kasi hindi naman talaga kailangan na babarin mo sa red line yan. Ngayon mga kapwa, ayun, sabi ko nga, isang kamalian kasi ng mga kapwa natin dyan. Akala nila, pag sumasagad ka ng RPM, ay nakukuha mo yung maximum power. So hindi mga kapwa, ayan ang dapat nating malaman. Ito yung tip na napaka-importante na nalaman nyo ngayon mga kapwa. So another pag-uusapan na lang naman din natin mga kapwa is yun nga, pagka-stuck ka, kung daily driving ka or kung araw-araw mong ginagamit, chill ride ka lang naman, walang pinagkaiba siya sa racing CDI at saka sa stock CDI. Kasi nga hindi mo naman bineberga masyado, okay lang yan mga kapwa. Pero kung racer ka talaga, gusto mo maibigay yung full potential ng makina mo, tsaka ka lang magpalit ng racing CDI. Kasi nga, sabi ko nga, every time na magkakaroon tayo ng upgrades, diyan tayo nagkakaroon ng sinasakripisyo. Minsan sinasakripisyo natin yung makina natin, sinasakripisyo natin yung top speed, sinasakripisyo natin yung gagastusin natin pag nagkaroon tayo ng problema. So yun yung mga possible or so yun yung mga issues na kakaharapin natin kapag nagpalit tayo ng racing CDI or every time na nag-upgrade tayo ng motor natin. So ganoon lang naman kadali mga kapwa, mabilis ang usapan lang naman yung quick session na naman. Or another quick session na naman, may natutunan na naman tayo mga kapwa dito sa maiksi natin na video. Sana may napulot kayong aral mga kapwa. Ayan, shoutout sa mga dumadaan dito. Yeah. Ayan, shoutout sa kanila. Marami talaga dito kami mga farmers mga kapwa. Ayan, malawak yung palayan dito. Meron dito dagat yun sa banda doon. Dagat kasi yon. So talagang blessed kami ngayon kasi kahit pandemic, meron pa rin kami mga hanap buhay dito. So ayun mga kapwa, sana nasagot na yung tanong. Mabilis ang usapan, ano yung mga issues ng racing CDI natin. Kaya mga kapwa, dapat natin keep in mind, wala namang masama na mag-upgrade. Ang masama lang is abusuhin mo yung kayang ibigay ng makina mo. Kumbaga, ang makina mo kasi ibibigay na hanggat kaya niya eh. Kahit hindi niya nakaya, pag gusto mo pa, ibibigay pa rin na eh. So nasa atin talaga yung pagtibay ng motor natin at nasa atin talaga yung lifespan ng motor natin. Pero lagi ko lang sinasabi mga kapwa, kung daily driving ka lang naman, hindi ka naman laging karerista, stick to stock, yan yung talagang pinakamatagal na buhay na itatagal ng makina mo. Stock lang talaga. Pag nag-upgrade ka, lagi ko sinasabi mga kapwa, every time na nag-upgrade ka, meron kang sinasakripisyo dyan. So yun lang mga kapwa, sana natuwa kayo sa quick sessions natin. At feel free to leave a comment mga kapwa, or mga kahit anong katanungan, sasagutin ko yan. As soon as possible, gagawan ko ng quick session yan. So yun lang mga kapwa, ride safe and keep safe everyone. Bye-bye.